ay Soto, ginulat ang Iwate Big Balls at panalo ang koponan ng ating manok na Koshigaya Alphas na kung saan umiscore si Kai Soto ng 10 points, 6 rebounds, 3 blocks, and 1 assist. At ang prediction ni Jack Lowy sa tambalang LeBron at Bronny James. Habang may pasada si Draymond Green para kay Paul George. Well, yan ang ating panoorin in this video at ang mga highlights ni Kai. Pero bago yan ay meron muna tayong pag-giveaway. Hey, hey, hey! Attention mga kapatrol! Get ready for an epic giveaway! Once Express Info hits 150,000 subscribers, one lucky winner will win the incredible Oppo Reno 11F 5G smartphone. Here's how to join. Step 1. Subscribe to Express Info right now. Step 2. Like this video. Then step 3. Comment anything good and positive about our idol, Kai Soto. Super easy. Just subscribe, like, and comment. Kai Soto, ginulat ang Iwate Bulls sa opening game ng Koshigaya Alphas sa Emperor's Cup na kung saan panalo kaagad ang nakuha ng Alphas sa isang game na muntik nang magka-injury si Kai. Buti na lang at nakabalik pa siya at natapos ang laro by scoring 10 points, 6 rebounds, 3 blocks at isang assist in an all-around display of skills and talent. Nagiging block party para sa ating manok ang unang quarter na kung saan sunod-sunod ang nakuha niyang mga butata. Isang patunay na mahalaga ang kanyang height and protecting the paint. Pero as much as we appreciate the game of Kai, both in offense and in defense, ay mukhang hindi pa talaga na-maximize ng Alphas ang kanilang height advantage. Palaging nasa labas ang atake ni Kai at Kim Suarez kahit na alam ng coach na malaki ang kanilang advantage sa ilalim. Pero understandable naman ang lahat dahil ito ay isang pre-season game pa lang at ayaw lang sigurong ma-scout ng mga kalaban kaya hindi pa diniin sa ilalim ang kanilang mga plays. Walang masyadong post-up plays para kay Kai at Tim Suarez pero okay lang naman dahil panalo naman sila. Against better and stronger teams ay dapat talagang ma-maximize ang height advantage ni Kai at kulang pa sila sa chemistry. Ang daming mga turnovers at sakit sa mata tingnan ang laro. Buti na lang at panalo pa rin ang Alphas. Pero in terms of potential, ay napakalaki ng potential ng bagong team ni Kai. Nagpapasahan kasi sila at walang masyadong ball hog sa team. They play within the system at lahat nakaka-score. Meron pa ang mga extra passes na nakikita natin pero mukhang hindi pa nila alam kung papaano ibigay ang bola kay Kai, especially sa ilalim. Kung mapapasahan pa sana si Kai katulad ng play na ito, ay siguradong napakahirap ng talunin ng Alphas. At balitang NBA naman, tambalan ng mag-amang LeBron, Bronny James, bumalabs magsabay. Ilang taon na ang nakaraan, inuulat ni LeBron James na pangarap niyang makalaro sa NBA ang mga anak niya. Nasa first base na ng dream team sa LeBron, kinuha ng Lakers ang panganay niyang si Bronny sa second round, 55 pick ng draft noong June. At ang tanong na lang ay kung kailan mangyayari yon o kung bibigyan ni Coach JJ Redick ng spot si Junior sa kanilang rotation o baka nga raw pahinugin muna siya sa G League. Papasok na sa kanyang 22 season sa LeBron James at unang taon pa lang ni Bronny. At si Zach Lowy ng ESPN ay nagbigay ng kanyang prediction na maglalaro ang mag-amang LeBron James at Bronny James sa season opening ng Los Angeles Lakers. Ayon kay Lowy, ito ang magiging unang pagkakataon na magkakaroon ng espesyal na sandali ang mag-ama sa isang opisyal na NBA game. Iho-host ng Los Angeles Lakers ang Minnesota Timberwolves sa opening night sa darating na October 22. At ayon kay Lowy,
sigurado o mano na maglalaro si LeBron sa unang laro ng season upang matiyak na magkakaroon ng pagkakataon ang mag-ama na magkasama sa isang court. 100% na maglalaro siya sa opening game para magkaroon sila ng espesyal na sandali. Yan ay ayon kay Louie sa Bill Simmons Podcast. At dagdag pa niya, posibleng makikita ang dalawang James na magpapasahan ng bola sa isa't isa o anuman ang magiging kinalabasan ng kanilang unang laro na magkasama sa NBA. Ang ganitong pagkakataon ay tiyak na magiging makasaysayan hindi lamang para sa pamilyang James, kundi para rin sa buong mundo ng basketball. Habang si Paul George, yari sa mga fans ng Philadelphia 76ers, kapag bano ito. Nalaglag ang Golden State Warriors sa paghahabol kay Paul George nitong offseason at nasa Philadelphia 76ers na ang dating big man ng Los Angeles Clippers. Nabuo ang big three nila, Paul George, Joel Embiid at Tyrese Maxey para sa Philly. At may warning si Golden State Warriors forward Draymond Green para kay Paul George. Good luck, Paul George! Ani pa ni Draymond Green kay NFL reporter Jordan Sculls. Oh, he better play well. Are they going to crush Paul George if he don't play well? Oh my God! Kailangan talagang kumayod at magpakita gila si Paul George dahil matindi ang fanbase ng Sixers. At ayon sa mga obserbasyon ni Danny Green, isa sa mga dahilan kung bakit mahigpit ang fans sa kanilang mga manlalaro ay dahil sa kanilang mga karanasan tulad kay Tobias Harris na madalas na binatikos ng mga fans dahil sa hindi niya pagiging consistent sa laro. Ayon pa kay Green, kung bakit dudurugin nila si Paul George kung hindi siya maglaro ng maayos doon dahil meron na silang hindi magandang karanasan sa kanilang huling tatlong small forward kasama na si Tobias Harris. Ang mga fans ng Sixers ay tila may masamang panlasa na iniwan mula sa mga nakaraang small forwards na naging dahilan para magkaroon ng mas mataas na expectations sa mga bagong manlalaro tulad ni Paul George. At dagdag pa ni Green, hindi nila naramdaman na ibinigay ni Tobias ang lahat, kaya yon ang dahilan. At kung ano ang problema ng Philly, mas mahirap ang mga fans ng Philly sa sarili nilang kupunan kaysa mga kalaban. Parang ang Philly sila mismo ang umaatake sa sarili nilang mga players.